they continue with this deflection, then it might hit them harder than it should, no? Kailangan mabigyan ng linaw ang usapin sa estate tax ng pamilya Marcos sa gitna ng pagtakbo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa eleksyon. Ito ang paniniwala ni Michael Henry Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo School of Government. Ayon kay Yusinko, kung hindi malilinawan ang issue, maaaring magkaroon ito ng epekto sa panunuyo ng boto ni Marcos Jr. Sa kabila nito, hindi anya dapat tingnan ang estate tax issue na pang-political lamang. This is not a political issue or an election issue only. This is a national issue, particularly the failure of the BIR to collect such an amount given the fact that the said amount can help us. Iba naman ang pananaw ni University of Santo Tomas Professor Dennis Coronacion sa patuloy na pambabatiko sa pamilya Marcos sa isyu ng hindi pagbabayad ng buwis. Ayon sa kanya, kapansin-pansin na hindi naman lumalaki ang usapin na ito at tila walang epekto sa publiko. Hindi siya nag-escalate, kumbaga man. Tingin ko magkaiba ang pananaw ng mga tao pagdating sa bakong corruption o kaya yung non-payment ng taxes. Tinawag na black propaganda at kasinungalingan ni Attorney Vic Rodriguez ang naging pahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ukol sa obligasyon ng pamilya Marcos na bayaran ang 203 billion peso estate tax. Sa isang panayam naman ng media, sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na tinatalakay na at pinag-aaralan mabuti ng Bureau of Internal Revenue ang usapin na ito. Nagpahayag ng determinasyon ng DOF na makolekta ang unpaid estate tax ng Marcoses. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.